So hi guys, welcome to my channel. So I am Marvin Alipolito, ang tutulong sa inyo para malaman ang differences sa topic natin ngayon, which is 8 parts of speech. Kung ano ba ang ibig sabihin ng noun, pronoun, adjective, verb, adverb, at marami pa iba. So before we start, I just want you to subscribe and click the bell icon to notify you for my next video that I'm going to post. So let's start. Okay, so let's start sa 8 parts of speech. So ito ay ang mga noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So sisimulan natin yan ngayon. Okay, so let's start sa noun. Okay, so noun are the names of people, places, things, or ideas. Okay, so ang example ay Maria sa people, Navotas sa places, Mongol sa things, at sa ideas or event naman ay Christmas. Okay, yung next naman na tatalakayin natin for today in 8 parts of speech ay pronoun. Okay, so ang ibig sabihin ng pronoun ay takes the place of the nouns. So, ibig sabihin nito, parang ang lumalabas ay si pronoun kapatid niya si noun. Kasi, si pronoun yung humahalili kay noun para hindi redundant or paulit-ulit yung pangalan na binabanggit sa isang kwento, paragraph, or mga essay. Ang mga example ng pronoun ay I, you, we, they, he, she, etc. So, ang pangatlo namang tatalakayin natin ay ang adjective. Ang ibig sabihin ng adjective ay describes, modifies, or gives more information about a noun or pronoun. Ibig sabihin, binibigyan niya ng clue yung mga tao kung ano ba yung itsura ng isang noun or pronoun, kung malaki ba siya, kung maliit ba siya. So, ang example ng adjective ay big, happy, young, fun, and small. Okay, so sa pang-apat naman, ang verb. Ang ibig sabihin ng verb ay shows action or states of being. Sa Tagalog, alam na alam natin ito ay pandiwa. Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw. Okay, so ang mga example nito ay go, speak, run, eat, at dance. So meron ding mga ibang example katulad ng is, are, were, at was. Ang is, are, were, at was ay isa ring verb. Kaya lang ang tawag sa kanila ay be verb. Sila din ang nangahalili sa mga verb kapag wala sila. Okay, so sa panglimang 8 parts of speech naman ay ang adverb. Adverb modifies verbs, adjective, and other adverbs. So, ibig sabihin nito, si adverb, nilalarawan niya si verb kung paano ba ito isinakikilos. So, ang mga example nito ay slowly, quietly, very, always, never, at well. So, ang example naman na pangungusap ay Marvelyn walks slowly. So, si Marvelyn ang noun, ang walk naman ay ang verb, at ang slowly naman ang adverb. Sa pangungusap na to, makikita nyo na ina-identify o inilalarawan ni adverb kung paano ba iginagawa ang kilos ni verb. Kung ito ba ay mabagal, kasi para mas lalong mabigyan ng idea ang mga tao. Okay, so dumako naman tayo sa next, which is ang preposition. Ang preposition shows the relationship of a noun to another part of the sentence. So, ang ibig sabihin nito, si preposition, siya yung nagbibigay ng idea kung saan nakalagay ang isang bagay. So, ang example naman nito ay ang at, on, in, from, with, between, and etc. So, there's an example of sentence. The ball is on the table. So, kung makikita mo sa pangungusap na to, malalaman na natin kung saan nakalagay ang
bola dahil nga sa tulong ng preposition. So, kapag sinabi mong on, ito ay nasa ibabaw. So, whether it is nasa ibabaw ng isang table, ng isang chair, ng isang another thing na pwede siyang patungan. Okay, so next, which is ang conjunction. Conjunction means joins two or more words, ideas, phrases, or closes together. Okay, so ang example nito ay ang fanboys. So, kung alam niyo ang fanboys, so pwede niyo akong sabayan. F for fall, A for end, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. So, for the next na 8 parts of speech naman ay ang interjection. Interjection expresses a strong feeling or emotion. So, ang example naman ay ang wow, bravo, ouch, oh, hey. So, meron akong ibibigay na sentence. So, medyo makakabilo siya. So, wow, Marvelyn is so beautiful. So, dito sa expression na to, parang nabibighani yung isang tao dahil maganda daw si Marvelyn, which is ako. Okay, so natapos muna tayo. So I hope na marami kayong natutunan. So review lang po natin ang 8 parts of speech ay ang noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, at ang interjection. So, I hope na nagustuhan niyo ang aking video. So, see you on my next video. Bye-bye!